Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. To read 1 Corinthians chapter 1, 26 to 31, we are now welcoming ourselves in our home Bible study, and this is the verse that we will be meditating. 1 Corinthians chapter 1, verses 26 to 31. For consider your calling, brothers. Not many of you were wise accordingly to worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. And because of him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption, so that, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Amen. So makikita po natin dito yung katotohanan na si Pablo sa kanyang binanggit dito sa 1 Corinto 1:26-31 ay natunay na ipinagmamalaki niya na yung mga iglesia o yung mga tinawag ng Diyos, lalo-lalo na sa iglesia ng Diyos sa Corinto, ay binubuo ng mga simpleng mga tao at gayon din ay punong-puno ng mga kakumbabaang mga tao upang bigyan niya ng parangal yung mga mananampalataya doon sa iglesia ng Diyos sa lugar ng Corinto. Yung sinabi ni Pablo na kanya ikinararangal yung mga mananampalataya doon na mga binubula na simple. Katulad ng binasa kanina dito sa verse 27, ang sabi dito, not many powerful men, not many high-born men had been called, but God has chosen the foolish things of the world to put the shame, to shame the wise men. Kasi nga, sa panahon nila, lalo na dito sa panahon ng mga Romano, yan ay sa mga hintil ay naniniwala sila sa wisdom, no? Kasi maraming philosophers na pa. Oo, maraming mga philosophers doon sa Greek, sa Greece, kaya nga mga Greek philosophers, yung mga kaya sila na maraming mga tao diyan na naniniwala na kapag ikaw ay may bagong karunungan, malalim ang iyong kaalaman, makikinig sa iyo mga tao. At yung mga Hudyo naman, sila ay naniniwala sa power o sa kapangyarihan ng Diyos. Pero pinagmamalaki dito ni Pablo na ang iglesia ng Diyos, no, doon sa mga Korinto ay binubuo ng mga taong simple at ng mga tao na mapagkumbaba. Ito ay nangangahulugan na hindi puro mga alipin yung mga tao, yung mga naging mananampalataya sa iglesia ng Diyos sa Korinto. Hindi naman puro alipin, kasi meron din mga prominent na mga tao nung sa panahon ni Pablo na kanyang na ipanalo sa Panginoon. At babasahin ko lang yung mga ilan doon sa mga mayayaman, matatalino at mga politiko, yung iba ay mga husgado na nakakilala din sa Panginoon. Kaya hindi totoo yung puro lang mahihirap at puro lang kawawa, puro alipin yung mga nakakilala sa Panginoon sa lugar ng iglesia ng Diyos doon sa Corinto. Ang isang halimbawa natin dito ay yung si Dionysius at Athens, no? Kanina tinignan ko sa Google kung sino si Dionysius at makikita natin dito na siya ay kinikilalang tao sa lugar ng Athens, no? At isa siya sa mga nakinig sa pangaral ni Pablo at tinuturing siya ng kasaysayan na kauna-unang bishop, no? Kauna-unang bishop na doon sa lugar ng Athens. At ay daw na relihiyon ay yung nagsisimula kapag nalaman mo sa iyong sarili na hindi mo ito kaya o ikaw ay nagpapakumbaba at gayon din ay sinabi mo na ang Diyos lamang ang pwede makagawa ng mga bagay na para sa iyo. Yun. Tapos in-emphasize dito ni Pablo sa ating pag-aaralan na ang tangi ng kailangan ng tao ay walang iba kundi si Jesus. Dito sa 1 Corinto chapter 1:26-31 na hindi tayo dapat magmalaki ng kung ano-ano, walang bagay na makapagpapalapit sa tao sa
patungo sa Diyos, lalo na sa kanyang pananampalataya, kung daladala niya ay yung mga bagay na kanya pinagmamayabang, karunungan man ito, kayamanan man ito, o pag-aari. Ang dapat lang natin dalahin ay yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. May apat na bagay kung bakit ang Panginoong Hesukristo lamang ang dapat na maging sentro ng ating pananampalataya. Una, sinasabi ito, dahil ang Panginoong Hesukristo mismo, siya ang tunay na karunungan. No, hindi yung mga pinag-aralan natin sa akademya, hindi yung mga matataas nating mga diploma o mga certificate na nakuha. Dahil iyan, siyempre nakakatulong din, pero ang higit sa lahat, ang tunay na wisdom ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sabi nga ng aklat ng Lucas 2:40, sa kasaysayan ni Jesus, bata pa lamang siya nung hinahanap siya ng kanyang ni Virgin ni Mary, pati ni Joseph na nag-alaga sa kanya, natagpuan siya doon sa sinagoga, nakaharap niya ay yung matatalinong mga tao. At ang sabi ng mga tao sa sinagoga, nakaharap ni Jesus, yung karunungan ng Panginoong Hesukristo ay kakaiba. No, kaya nga, makikita natin sa aklat ng Lucas na si Jesus, sabi dyan, ay lumaki na punong-puno siya ng karunungan. Pakibasa mo ngayon, 1 Corinthians 1:24. Makikita natin dito na ang Panginoong Hesukristo ay tunay na karunungan o kaalaman. Siya ang dapat nating ipagmalaki dahil siya lang ang magbibigay sa atin ng tunay na karunungan. 1 Corinto 1:24. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Yon. So si Jesus mismo ang tinatawag dyan na hindi lang kapangyarihan ng Diyos, kundi karunungan ng Diyos. Bakit? Kasi mayroon tayong awitin na Christ is the answer, di ba? Christ is the answer. Ano man yung kailangan ng tao? Physical man ito? Mental man yan? O anumang aspeto ng tao, lalo na syempre spiritual, ang katubunan lang dyan ay walang iba kundi si Jesus. Kasi nga, Jesus is the answer. Bakit? Kasi si Jesus ang karunungan ng Diyos. At inamin naman dyan siya ni Jesus siya sa John 14:6 na Jesus said, I am the truth. No, yung naghahanap talaga na tayo ng katotohanan, ng kasagutan sa marami na ating tanong, yung lahat na yan ay tunay na matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Hesukristo. No? Dahil sabi ng banal na kasulatan, si Jesus bilang Diyos, ang kanyang karunungan ay higit sa karunungan ng tao. At yung kamangmangan ng Diyos, iyon yung katalinuhan ng tao. Kung may kamangmangan man ng Diyos. So, diyan makikita natin na tunay na ang Panginoon ay karunungan mismo. Siya yung kaalaman, siya yung karunungan. At ang ikalawa, kinakailangan na pinagpapangalandakan ni Pablo si Hesukristo dahil hindi lamang si Jesus ang karunungan ng Diyos, kundi si Jesus mismo ang ating righteousness or katwiran. No, siya yung ating katwiran. Pag sinasabi righteous from the root word right, di ba? Ibig sabihin, wala tayo matatagpo ang mali kay Jesus. At kung pinag-usapan natin na righteous, ibig sabihin niyang banal, holy, perfect. So si Jesus mismo, makikita natin mula sa banal na kasulatan na ipinakilala bilang isang Diyos na matuwid, no? At kaya nga siya ang naging kaisa-isang handog para sa kasalanan ng tao dahil wala makita ang Diyos sa lupa na pwedeng maging substitute sa kasalanan ng tao, kundi nakita niya ay yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. Bakit? Kasi nga, Jesus himself is righteous. No, kung pag tinitingnan daw natin yung righteousness, ito ay yung ginawa, yung mismong character ng Diyos, yung nature ng Diyos na nakay Jesus bilang righteous. So, hindi natin tatrabahuin na maging righteous. Ang ating pagsisimba, ang ating pagbabasa ng Bible, at ang ating mga ginagawang spiritual, sabi na natin mga spiritual activities, ay hindi mga instrumento para tayo maging righteous. Kasi ang righteousness ay ibinibigay lang sa atin, mismo ng Diyos. Kapag daw, para maunawaan daw natin ang righteousness, ito ay tumutukoy doon sa tatlong bagay na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Una, si Jesus daw, Jesus and then
our old nature, the nature like Adam. Yung dati nating kalikasan na masama, yung minana nating kasalanan na makasalanan, ito ay tinapos ni Jesus. Pangalawa, si Jesus din ang nagbigay sa atin ng bagong buhay. Noong yung old life natin na makasalanan ay winakasan ni Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay. So yung bagong buhay natin, ito ay galing sa Panginoong Kristo at kahuluyan si Jesucristo mismo ang naging ating righteousness. Para malubos natin maunawa kung ano ibig sabihin ng righteousness, yung pagsisisi, pag ikaw ang nagsisi, para naligo ka. Katulad si Kuya, kapapaligo niya lang. Kaya free from any germs. No? So ang ibig sabihin dyan, pag ikaw ay nagsisi ng kasalanan, para ka naligo. Pero pagkayari mong... Yung hindi naligo. Wala yung sa pinag-aaralan natin. Pero pagkayari mong maligo, anong gagawin mo? Isusuot mo yung bagong damit. Mm-hmm. Your righteousness, yun daw, isinusuot. No? Kaya, yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, yung ginawa ni Jesus, the black, ano pala tayo, men in black. No, yung ginawa ni Jesus mismo doon sa cross, nung ating panampalatayanan, ibinihis natin si Jesus. Kaya yung kabuuan ni Jesus nasa sa atin. Amen? At kaya nga, we were made perfect like Jesus nung tayo ay manampalataya sa Kanya. Kaya nga po tayo namatay agad noon, din diretso tayo sa langit. But still, we are in the process of sanctification para... yung binihis natin, ma-internalize natin at maipamuhay natin. Pero maraming mga mananampalataya, ibinihis nila si Jesus, yung righteousness ni Jesus, pero hindi nila ma-identify at ma-feel si Jesus at hindi nila maisabuhay. Yung sanctification process, yung ipamuhay natin, yung ibinihis natin, varies from one Christian to the other. It depends upon how that person understands his new life and of course understand Jesus. Kaya ang sabi dyan, ano ang dapat natin ipagmalaki? Ang dapat natin ipagmalaki ay makilala natin si Jesus. Kung gaano natin kakilala si Jesus, syempre, yun yung ipapamuhay natin at yung pagkilala na ito ay nagpapakita na tayo namumuhay na ng tunay na matuwid. So yung ikatlo, He is also not only our righteousness. Jesus is not only our righteousness. He is not only our wisdom, but He is also our consecration. No, ano ibig sabihin ng consecration? Ang consecration, ito naman yung si Jesus, nung kaya ipinangangalandakan ni Pablo sa mga taga-Corinto na ang ipagmalaki ninyo ay si Jesus, dahil si Jesus nga ang consecration. Pag sinabi consecrated ka, you are separated from. No, ikaw ay naka-separated na from the old nature. You are now to live to whom or to what you are consecrated to or for. Halimbawa, yung mga musical instrument, kinosecrate, nihandog, di ba? Isn't it apart? So, isn't it apart siya para ipagtugtog sa Panginoon. Kaya nga, mayroon ako isang teacher sa Bible school na hindi siya, yung kasimbahan daw is a secret na place. Inihandog siya para sa Diyos. Kaya hindi dapat, hindi siya ginagamit sa mga bagay na katulad ng pagsusumba, mga gano'n. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng consecration. Kaya si Pablo mismo sa aklat ng Roma, ang sabi niya sa Romans chapter 12 verses 1 and 2, di ba? I beseech you, brethren, that you offer yourselves as a living sacrifice. Yung panay natin sila sabi. As a living sacrifice, holy and acceptable unto thee, which is our reasonable service. Kaya yung paglilingkod natin sa Diyos para matanggap sa Panginoon, ang kaunahan ng ginagawa natin ay tayo ba ay consecrated. Yung pananambahan sa Diyos na tinatanggap ng Diyos ay yung pananambahan na set apart para sa kanyang kapurihan. Yung set apart. Holy and acceptable unto thee, which is our reasonable service. Kapag tayo ay naghandog ng buhay sa Panginoon, tayo ay banal, no, holy, tayo ay tinatanggap ng Diyos, at kinakailangan ang buhay natin, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating mga sasabihin, lahat ng ating mga decision ay kung saan tayo na-consecrate.
At iyon ay wala iba, syempre, sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? No, kaya nga, dapat nauunawaan natin yung I beseech you, brethren, that you offer yourselves as a living sacrifice. Nauunawaan natin na kapag in-offer natin ang buhay natin sa Diyos, ibig sabihin nito ay ang Diyos mismo ang gagamit sa atin. Nagkakaunawaan? Ang Diyos mismo ang gagamit sa atin, inaalis natin ang ating authority, inaalis natin ang ating pakikialam sa ating sarili. Ay na, sinasabi natin, Lord, let not my will, hindi ang aking ambisyon, hindi ang gusto kong gawin, but your will be done upon my life. Iyon daw yung tunay na kaulagan na consecration. At sa kaulihan, Jesus is also our deliverance. No. Itinuturo din ni Pablo sa mga taga-Korinto na si Jesus ay tunay na dapat ninyong maunawaan at ipinapakalandakan niya si Jesus na maunawaan ng mga taga-Korinto dahil siya nga ay wisdom, righteousness, consecration, at kaulihan. He is the deliverance. No? Na ang Panginoon Jesucristo ay diniliver tayo sa maraming mga bagay. Una, ang sabi niya, diniliver tayo sa yoke of slavery. Di ba yung mga Israelita sa pamamagitan ni Moses, pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto. Ito ay analogy na kung paano isang tao na dati makasalanan, nakita niya yung deliverer, yung savior na si Jesus, diniliver siya mula sa pasaan, sa yoke of slavery. Ano ibig sabihin na yoke of slavery? Ano ba yung bigat na dala ng pagkaalipin ng kasalanan, dala ng pagiging sinungaling? Yan, may mga yoke yan eh. Kaya ang burden. Oo, kaya ang buhay, yung yoke kapag kalabaw yun nandito niya. Di ba pabigat sa kanya yun? No? Kaya nga, doon tayo, si Jesus, pinalaya tayo sa lahat ng sa mga bagay na dati ay nagpapabigat sa ating mga buhay. At alam ko na meron tayo mga patotoo patungkol dyan. We will have time for that. But for the sake of our study, yun yung una. Yoke of slavery. Pangalawa, from mismo kay Satan. We were delivered from the lordship of Satan. Kasi from the sonship of Satan. Kasi dati tayo ay anak ng Diablo. Ang sabi ng banal na kasulatan. Pero nung tayo i-redeem, kaya nga may redeem from the devil. Binayaran tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, diniliver niya tayo sa pagkaalipin. Resist the devil and he will flee from us. Saan pa? Sa mga trouble sa buhay. Kung mayroon man tayong, katulad ngayon na tayo nasa pandemya, mayroon tayong maraming mga tao na nahihirapan, walang trabaho, kulang ang pera, kulang ang pagkain, hindi makagalaw. May mga trouble sa buhay. Trouble sa physical, katulad ito, masakit ang paa ko, trouble yan. Yung trouble sa mental, kung meron tayong mga iniisip na at nakakawala ng ating kapayapaan, dinilabor na tayo dyan ng Panginoon. At syempre sa kaluluhan, mula sa aklat ng awit 34:4, sa lahat ng mga tao. Dinilabor na tayo because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. At ang sabi ng Psalms 34:4, tayo ay diniliver ng Panginoon from all our fears. Ano man ang ating takot, kasi nga ang takot ay antonym siya ng faith. No? Antonym siya ng faith, pati na love. Kaya sabi niya sa unang Timoteo na God did not give us the spirit of timidity or the spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. Na panay natin pinag-pray kay Lola, na tayo binigyan ng Diyos ng natanggapin natin siya, binigyan niya tayo ng pag-ibig, binigyan niya tayo ng matiwasay, matino, at matalinong pag-iisip. At noon ay walang iba na dapat natin ipagmalaki ay kilala natin ang Panginoon. At more than sinabi natin kilala natin ang Panginoon, it must be proven by how we live. A life that is righteous, a life that is full of wisdom because Christ is with us. Pag sinabi kasing wisdom, we know what to do at the right time, at the right place. No, ngayon din, we are a life that is consecrated only to God and a life that is delivered from all of the negative spirit. Amen? Amen. Opo. Tayo po'y mag-pray. Panginoon, salamat po na dahil po sa Panginoon Jesucristo, tunay na katulad ng sinabi nga ni Pablo, Panginoon, na
na dapat naming ipagmalaki ay walang iba kundi si Jesus. No, siya lamang, dahil siya po ang katugunan, siya lamang ang katugunan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Siya ang aming deliverer, siya rin po ang aming katuwiran. Siya po ang ipinihis namin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ma-identify at maipamuhay kung ano ang aming ibinihis, at gayon din lahat ng mga takot ay hindi na kami pwedeng pangunahan, dahil ang Panginoon diniliver na kami sa lahat ng yan. At lalo tigit ay kami ay diniliver mo na sa yok ng kasalanan. Salamat, Panginoon, na tunay na kami pinalaya mo mula sa mga bagay na to. Binabalik po namin sa iyong papuri ang pasasalamat sa mga panahon na binibigay mo sa amin upang patuloy kami makapag-aral na iyong mga salita. Patuloy ka nawa namin makilala, dahil kapag tumataas ang pagkilala namin sa iyo at kami ay nagiging masunurin dito, ikaw po ay natutuwa. Napapangiti ka namin, Panginoon. Maging layo ni namin niya sa aming mga buhay, na lagi ka namin mapapasaya. Amen, Lord. Amen. Share Jesus. Subscribe to Share Paraclete TV. Go, go, go.